So may malaking problema po ngayon ang bansang Amerika at ngayon mga sangke, marami sa mga eksperto ang nag-aabang sa kanilang susunod na hakbang dahil nga po naghihinagpis po ngayon ang bansa nila. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito. Ito kasi ang naganap mga sangkay. Okay? Tatlong mga sundalo ng Amerika ang napabagsak ng kanilang mga kalaban. At ngayon, yung mga pamilya ng tatlong sundalo na ito ay naghinagpis kasama po ang buong pwersa ng United States of America. Alam po natin ang kalaban ng US dyan sa Middle East. Okay? Nangyari po itong mga sangkay sa may border ng Syria. Itong pag-atake. At ngayon mga sangkay, nailabas na nga po ang identities ng tatlong US Army Reserve soldiers. At alam nyo mga sangkay, napakarami rin pong nasaktan ng mga sundalo sa pag-atake na ito. Na ngayon, gumugulong po ang isang usapin na ang Amerika nga ba ay papasok na sa isang mas matinding digmaan. Sila nga ba ay papasok na sa mas matinding aksyon? Kasi ito po yung sinabi ni Biden. Ayon po kay Biden, sa Pangulo ng Amerika, nangako po ito na hindi po iwawalang bahala at kumbaga, tila baga, gaganti po sila sa mga kalaban. At itong message na ito mga sangkay, sinundan pa po ito ng mga mensahe mula po sa mga senador ng Amerika na tinutulak po nila ang paglulunsad ng isang malaking pag-atake laban sa kalaban nila. Kaya marami po ngayon talagang mga analyst inaabangan. Inaabangan nila kung ano ang magiging response. Kasi ngayon mga sangkay, wala pa po. Medyo ano sila ngayon, pinag-uusapan sa bansang Amerika. Marami po ang nanggigigil ngayon. Mga senador, mga opisyal. Parang ito nga po ang nagpahinto sa away politika nila. Nung nalaman po nila na tatlong mga Amerikanong sundalo ang nawalan ng buhay dahil nga po sa escalation or escalating tension sa Middle East. So sabi po dito mga sangkay, ang United States of America officials sinisisi di umano itong Iran. Kasi ang backup po ng mga to mga sangkay ay Iran. So ang tanong dito, sila nga ba mga sangkay ay aatake na rin sa Iran o mananahimik na lamang? Kasi ngayon ang gusto pong mangyari nitong mga leader ng Amerika, mga senador, mga congressman, ang gusto po nilang mangyari na maipush ang patawag dito, paghihiganti. Hindi lamang po dito sa Houthis, kundi maging itong Iran. At gusto nga po nilang mangyari na pumasok na po ang Iran, ang Amerika sa digmaan against Iranian government. At kapag nangyari ito mga sangkay, asahan na po natin na mas bibigat po ang problema ngayon ng buong mundo. E ngayon pa naman mga sangkay, nakikita po natin yung situation. Dito sa Pilipinas kasi, busy yung mga politiko sa ano, laro ng politika, di ba?
Mambira ang Pilipinas, mga sangkay. Yan po talaga yung kanilang pinagtutuunan ng pansin. Pero, pag lumabas na po tayo sa mga impormasyon or kumuha po tayo ng mga information sa iba't ibang panig ng ating mundo, dito po natin makikita yung realidad na nabubuo po, mga sangkay, ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdigan. Ngayon nga, mga sangkay, itong si Biden, di umano ay nag-gather na po ng mga information regarding po dito sa nangyari sa kanilang mga kasundaluan. At ito, mga sangkay, may mga mabigat na pong babala si Biden na talagang hindi niya po papabayaan itong nangyari. At talagang maghihiganti po ang Amerika. Kaya maganda na rin po ngayon ang Iran, sigurado, mga sangkay, kasi ang Iran na po ngayon yung target ng US. Kung magbabasa po tayo ng mga balita, ang marami sa mga senador nila, ipinupush na na Iran na ang isunod. At kapag pumasok na po ang Amerika sa digmaan against Iran, malala po yan. Malaking bansa ang Iran, maraming mga kasundaluan, and let's say, mga sangkay, ang Amerika, mas maano talaga, mas advanced, mas ano sa Iran, mas lamang sa Iran. Pero ang nasa likod sa Iran, mayroon pong China, merong Russia. And just in case na maganap ito, malaking kaguluhan ang mangyayari sa ating mundo. Yan o, nangako si Biden. A promise. Retaliation. Matapos na po ang tatlong sundalo ng Amerika mapabagsak doon po sa may Jordan. Ito po ay ano, border. Malapit sa Jordan at border po ng Syria. So yan po ang nangyayari ngayon, mga sangkay. Well, sa Pilipinas, politics, sa ibang bansa naman, ito po ang nagaganap. Ang patuloy na indikasyon ng ikatlong digmaang pandaigdigan. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol dito? Tingin nyo ba dapat na rin atakihin o lusubin ng Amerika itong Iran na siyang backup nitong mga gulo dyan sa Middle East? Just comment down below. Now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po ay nag-upload po tayo dito ng mga video patungkol po sa nangyayari sa ating mundo na nasusulat po sa Biblia. So more on, ang topic natin po dito ay about sa Bible. Maganda po yung topic natin dito. So kung born again Christian ka, hanapin nyo lamang po ito, Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.